Hello guys, welcome back again to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay yung mga hindi mo dapat gawin kapag gagamit ka ng aircon. Yung iba ito yung pagkakamali nila sa paggamit ng aircon. I mean, ito yung ginagawa nila kapag gumagamit sila ng aircon. So gumawa ako ng list ng mga hindi mo dapat gawin kapag gagamit ka ng aircon. So disclaimer lang, hindi ako expert. Ang mga sasabihin ko ngayon ay based lang sa na-experience ko. Kaya kung meron man akong masabi dito na mali, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kayong mga katanungan or kung meron kayong suggestion, ilagay na lang sa comment section. And start na tayo. Yung number one na pagkakamali, setting the temperature too low. Yan. Yung iba, masyadong mababa yung temperature nila o yung desired temperature nila sa aircon nila. So kapag mababa yung temperature na nilagay mo dyan, malakas din kumonsumo ng kuryente. So sabi nila, ang recommended comfort temperature lang daw para makatipid sa kuryente ay 24 to 25 or 26 kung malamig. Kasi 26 lang kapag gabi. Yan, tapos low fan lang kapag nakuha na niya yung desired temperature ko. Yan, matipid. Matipid yung ganyan temperature. Huwag masyadong mababa. Huwag mong ilalagay sa 16. Mataas kumonsumo ng kuryente kapag ganyan. Oo, malamig nga, pero mataas naman sa bill ng kuryente yung 16. Okay? Kaya dapat nasa tamang temperature lang. Okay, number 2 na pagkakamali ng iba. Neglecting air filter maintenance. Yan. Yung iba, tinatamad na maglinis ng filter. Yan. Dapat regular yung paglilinis natin ng filter para yung hangin sa aircon natin ay malayang pumasok. Okay? Kaya dapat ugaliin na linisin natin lagi yung filter ng aircon natin. Kasi kapag yan nahirapan yung aircon, malakas din kumusungo ng kuryente. Okay? Madali na naman yung paglilinis. Yung siguro tinatamad lang tayo kaya hindi natin laging nalilinis yung filter natin. Yan, kaya dapat linisin yung filter para makatipid sa kuryente. Okay? Number 3. Blocking the air vents. Yan, yung iba kasi, yung iba mababa yung aircon nila. Nasa mababang area yung aircon nila. Huwag nyong takpan yung aircon, yung labasan ng hangin, para malayang mag-circulate yung hangin sa loob ng room nyo o kung saan nyo man nilagay yung aircon nyo. Kung merong mga curtain dyan, huwag nyong takpan. Or kung merong mga nakaharang dyan na kung ano-ano, yan tulad dito sa picture, mababa lang. Yan. Huwag nyong takpan ng chair, yan, mga ganyan, para malayang mag-circulate yung hangin at mabilis na mapalamig yung room nyo. Pag mabilis na mapalamig yung room, kagad yung compressor ay hihinto na or bababa na yung pag-andar. Okay? Yan, number 4. Using other heat generating appliances. Yan. Iwasan din ng mga to na gamitin kapag nag-aircon or kung pwede, humanap na lang ng lugar kung saan nyo pwedeng i-plug yung mga to or gamitin. Kasi ito yung nagpo-produce ng init. So kapag merong init sa loob ng room natin, kailangan habulin ng aircon yun na palamigin yung room. Yan, tulad ng mga to na plancha, yan, electric heater, yan, tsaka yung electric kettle, blower. Yan kasi yung malakas mag-produce ng init sa loob ng room. Kung meron man lugar na pwedeng ilagay yung mga to, dun na lang ilagay. Huwag dun sa loob ng room nyo na may aircon. Okay? Number 5, leaving windows and doors open. Yan.
kapag gagamit kayo ng aircon, huwag nyong buksan lagi yung pinto or dapat nakasara lagi yung bintana. Okay? Kung bubuksan nyo man, malalabas kayo ng pinto, huwag masyadong ibuka yung pinto. Yung sakto ka lang na makalabas para hindi lumabas yung lamig or hindi pumasok yung init. Okay? Yan, yan yung limang tips na ginawa ko para makatipid sa paggamit ng aircon. Ngayon kasi sobrang init na, kaya gumawa ko ng list para at least makatipid tayo ng kahit konti sa kuryente natin. Yan, kung isa man sa mga to yung mga pagkakamali nyo, iwasan nyo. Okay? Yan guys, kung meron pa kayong idadagdag sa mga to, mag-comment na lang kayo sa comment section. O kung meron kayong mga questions or suggestion, mag-comment na lang kayo sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Okay guys, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa susunod ko pang mga video. Okay? Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye!